muna tayo. Kadyot lang, aham, Brajo. Mga tag, kuha ni assist ni Brajo Bell. Palibro ko, kuha na ni Brajo kay Maigo sa akong kuha. Oh, salamat kayo. Kay mo'y nakabara sa kuha. So, mag-start ha. Humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. So, bago tayo magsimula, mga kapatid, ha? So, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Dali lang kay iba pala ang ating na ano. Alina Espiritu Santo, punayin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong paggalingga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, once again, magandang umaga, magandang gabi, o magandang hapon, magandang tanghali sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs na palaging nakasubaybay sa ating YouTube channel. Lalo na sa programa po sa Punto por Punto sa Team Maria na head by Reverend Father Darwin Gitgano at saka Reverend Father Gilbert Ambrosa, nakabase po sa Milan, Italy, at saka si Reverend Father Rick Hinti sa Vatican. At sa lahat natin mga kasamahan sa team ng Punto por Punto, hindi na lang natin isa-isahin. At saka ating mga kasamahan, papasip din dito sa Osamis, ating lokal na pastol o tagapangasiwa, yung ating pinakamahal na Archbishop, siya po ang pastol po ng ating Archdiocese. So sa Kanpa, Shepherd o sa Bisaya, magbalantay. Yan ang totoong pastol, hindi yung pastor na kabasa lang sa Ephesus 4:11 na hinirang ng Diyos, isa yung pastor. Pagtapos ng magkabasa, pastor na. Basta makamemorize lang ng ilang mga sita sa Biblia. Santosay kahit na yung mga tricycle driver lang, o bang iba, security guard lang, naging pastor na. So, sa lahat ng mga taga-subaybay, ganyahan po kayo na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Tatarosal ang pagsisiwalat ng katotohanan. So, mga kapatid, atin mo nang balikan ang tanong ni Brother Jeremias Perocho Sumpo. Atin na siyang pinayuhan na ating sagutin ngayon. Ang patungkol sa pahayag 18:4-5, atin mo nang basahin. Kaya yun ang paratang, hindi lang yung mga Iglesia ni Cristo, mga SDA at iba pang mga nagsusulputang sikta, na babasa sila sa mga payag, then mayroon silang sariling pag-unawa. Kung tingnan natin ang 2 Pedro 1:20, bago natin basahin ang pahayag, yung pahayag 18:4-5, bago natin basahin, yung may payo po si San Pedro patungkol po sa yung hindi basta-basta natin ating sariling pag-unawa o private interpretation, lalong-lalo na sa revelation o yung mga propesya. Ating basahin muna. Iyan ang dahilan na
sa side po naming mga Catholic faith offender, eh wala kaming mga sariling interpretasyon. Nagbase po kami ano po ang official teaching ng simbahan. Inamit po ang mga referensya, catechism, history, ha? At saka yung lalong-lalo na yung mga sulat po ng mga early fathers, church father. So, ating basahin ang 20, pahayag 20, ono 20. Saan ba yung pahayag ono 20 pala? Na ikalawang Pedro, pahayag, ay ikalawang Pedro ono 20 ating basahin. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang mula hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. So, ibig sabihin yung sariling pag-unawa o private interpretation, lalong-lalo na sa mga propesya ng kasulatan. Ang nangyari sa ating mga ginawa ng ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, basa ng Revelation, o hindi naman, Revelation is propesya yun, hindi yun basta-basta nga, hindi yun litra for litra o literal. Although ang Biblia, speaking of Bible, hindi yun, tingnan natin sa Old Testament, mayroong historical, mayroong doctrinal, at mayroong prophetical. Halimbawa, yung five books of Moses, yung Pentateuch o Torah, considered na, na historical. Samantalang yung Psalm, Proverbs, at iba pa, doctrinal. Ngunit yung mga sulat ng mga propeta, major prophet and minor prophet, is prophetical. Dito sa Bagong Tipan, ang four gospels at saka Acts of the Apostles, gikonsidera yun na historical. Lalong-lalo na sa nagsalaysay yun sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Sa panahon ng siya ay pinaglihin ni Mama Mary hanggang sa kamatayan, hanggang siya ay muling nabuhay. So yun ang historical. Yung mga 21 o 21 Ephesians, ang dami, ang karamihan dyan ang sulat po ni San Pablo, mga epistola po ni San Pablo, mga 15 man siguro ang kan San Pablo, doctrinal. Ngunit yung pinapahayag or pinadayag o revelation is prophetical. So hindi basta-basta na basahin natin at gamitin natin ang sarili nating pag-unawa, di ba? So mayroon ang magandang waga pala ni abusive Brad Eric Romero, ang ating kasama sa Board of Governors sa Catholic Faith Vendor National. Mamaya na lang ating i-acknowledge yung nandito na si Bro Jeremias Perocho Sumpo, ha? So at iba pang mga sino ba yun, si Dodong Gabulitero Baga. So ating basahin muna ang pahayag 18 para tapos na lang basahin yun ang simbahang Katoliko na yun, ha? Ating basahin. Kaya ang daming nalin lang sa mga turo nilang, mga kasinungaling turo. Kung basahin natin 4 hanggang 5, yun ang gusto na sagutin natin ni Bro Jeremiah. Yun ang paratang aligasyon ng mga kapatid na kadiskasyon niya. Bagong sulpot yun, ha? Bagong pangalan ang hindi natin pa, hindi pa kumuha na pangalan ni yung nakadiskasyon ni Bro Jeremiah at Jeremias. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig. Tinig na nagsasabi, o lumayo ka sa kanya, bayan ko. Huwag kang makihati sa kanyang mga kasamaan, kasalanan, upang hindi ka maparusahan kasama niya, sapagkat
suko na sa langit ang mga kasalanan niya. Suko na, sabi-sabi pa, nasangko na, naabot na sa langit. At hindi malilimod ng Diyos ang kanyang kasalanan. Sabi nila, palapasin tayo sa simbahang Katoliko nandyan sa Roma. Kaya graming nagawang mga kasalanan, yun ang payo ng Panginoong Diyos sa sulat po sa pahayag 18:4-5. Kung tingnan natin ang hiling mga kapatid sa pahayag 18, ang ano po ba ang Babilonia? Ang siyudad ng Roma, ang siyudad. Ang Babilonia, ang siyudad, yun ang Babilonia, di ba? Sa ibang mga salin, kung tingnan natin ang heading, ang Roma, yun ang Babilonia. So, siyudad ng Roma, ang Babilonia. So, kung tingnan natin ang heading, tumutukoy yun sa siyudad, hindi sa iglesia. Di ba? Ang heading ay tumutukoy ng siyudad ng Roma ang itinuturing binansagang Babilonia. Kung tingnan natin mga kapatid, sa, dito muna tayo sa naturang referensya. Atin mo nang gamitin ang modern times and the living past sa page 201. Ano po ba ang ating mabasa? The only city in the world that there are seven mountains is Rome. So, kung basahin natin ang pahayag ng city 1, tumutukoy yun na mayroong pitong bundok, kamundukan, di ba? Tumutukoy yun. So, pinatunayan sa isang referensya, modern times and the past, a living past, na ang siyudad na mayroong pitong kamundukan ay tumutukoy ng siyudad ng Roma o sa Roma. Kung tingnan natin ang footnote sa 2 Peter 5:13 sa Latin na Vulgata Biblia, Babylonia na tumutukoy sa Roma sa mga Caesar. So, ang siyudad ay tumutukoy sa estado ng Roma, hindi yon sa iglesia. Kung tingnan natin ang iba pang referensya, Ancient and Medieval History by Francis S. Burton, page 160 hanggang 161. Kung ating basahin, Rome under kings, the city of the seven hills. Before the year 510 BC, Rome had acquired by wars with the neighboring Etruscans, Sabines, and Latins, the whole south bank of the Tiber from the sea to the sea to the highland. So, ang mga referensya ay nagpapatunay na yung mabasa natin na Babilonia sa pahayag, yung siyudad ng Roma, hindi yun ang iglesia. Iba pang referensya, kasaysayan ng daigdig sa ikapat na edisyon ni Dr. Sonia M. Zaide sa pahina 63-64. Ito ang ating mabasa. Panahon ng katanyagan ng Rome, ang komersyo ng Rome ay nakarating sa pinakamalayong panig ng mundo. So, kung gamitin natin na sa pahayag 17:15, nagbanggit yun ng mga komersyo ang Babilonia. So, walang ibang tinutukoy yung siyudad ng Roma. Sa panahon po sa imperyo ng Roma o pagan Rome, nandoon na ang simbahang Katoliko. Kung tingnan natin mga kapatid,
Kailan po ba nakarating si San Pedro sa Roma? Gamitin natin ang Latina Vulgata Biblia sa by Monsignor Riot, ha? Sa unang Pedro, yung maikling saysay sa kung sa kuan padaklit saysay, maikling saysay sa First Peter ono-ono. Kung tingnan natin, although Bisaya to sa pagkakan natin na Tagalogin, ha? Si Pedro, anak po ni Juan taga Bitsaida, Galilea, kapatid ni San Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitatag ng simbahan sa Antioquia, siya po ang unang obispo. Nangaral sa sandali lang, miwali. Nangaral sa mga Hudiyo sa Asia Minor, nagpunta sa Roma sa ikalawang tuig ni Claudio, AD 42. So, ibig sabihin, nakarating si San Pedro sa Roma, AD 42. Dahil, ang purpose niya para sumpuin po si Simon Mago. Yun siya ang nag-cast out na Simon Mago na deklara niya ang isang heretic. Then tapos, ha? Timbasayan, ha? Dito na. At saka, nakasali po siya sa Konsilyo sa Jerusalem, AD 49. At siya ang unang obispo sa Roma na hanggang 25 taon, 25 years, from AD 42 hanggang AD 67. So almost 25 years. Nakarating siya sa Roma, 42 AD, at na-martyr siya, 67 AD. No, 25 years. Parang si Pope John Paul Isikan pala, si Pope John Paul bang more than 25 years din din siyang naging obispo sa Roma. St. John Paul Isikan. At namatay sa Roma sa katapusang tuig. Nenero, AD 67. At inilibing siya sa Roma, sa ibabaw po ng bundok, yung Vatikano, bundok ng Vatikano. Yun ang St. Peter's Basilica, nandyan ang libing ni St. Peter. Yun ang dahilan, hindi basta-basta ang kinin ng mga kapatid natin sa iba't ibang mga nagsulputan sikna nga kasama nila si San Pedro. Dahil po mismo ang libing ni San Pedro nandyan sa Roma at doon siya na martir ni Nero. So, kung di na ating basahin, tapusin natin basahin ang karugtong. Hindi na lang. Kaya yon ang karugtong. Itong unang sulat ay pinadala sa kanya, sa kanyang kapatid na nandun sa Asia Minor. So, malinaw na malinaw na sa panahon sa Roman Empire na binansagan po na ang estado ng Roma na Babylonia. Dahil po ang grabing maliban dyan, nag-diusan sila at saka ano po ba ang mga emperador sa Roma, ano po ba ang pananaw nila sa mga emperador sa Roma, yung naganap na 10 persecutions. Bago natin basahin ang iba pang kasaysayan, dito tayo sa sulat po ni San Pedro, ha? Kung tingnan natin ang 1 Peter chapter 5 verse 13, ha? 1 Peter. Dito tayo. 5:13 sa The Voice, ating gasahin ang The Voice nga salin. The church here in Babylon, ibig sabihin,
sa epistolat ito ni San Pedro, ibig sabihin nandoon na siya sa Roma. Ngunit ang babasa lang Babylon. Pero sa ibang salin, lalong-lalo na sa Kangonsenyurak, kung ating basahin, the church here in Rome, ang mabasa is Rome. Ngunit dito, Babylon, chosen by God, together with you, send your greetings, so does my son in the faith, Mark. Kung tingnan natin, mga kapatid, kung para sa kanila, ang Roma, tumutukoy yun ng Iglesia, ng Simbahang Katoliko, sa epistola po ni San Pedro, binanggit niya nga mayroong simbahan, iglesia din doon sa Roma o Babylon na hinirang ng Diyos, na chosen by God. Kung tingnan natin ang Roma o Roma 1, basahin natin. So, ibig sabihin, mayroon ng the new chosen people of God, ang mga Katoliko na nakamasi po sa Roma. Hindi yun ang estado, ang siyudad ng Roma na binansagan ng Babylonia. Dahil po, sa panahong yaon na ang Roma ay isa pang pagano, nandun na ang mga Katoliko. Nanguna na doon si San Pedro. Na karating na San Pedro doon sa AD 42, yun ang ating binasa. Kung basahin natin ang Roma City hanggang 8, ating basahin. Ha? Kay para sa kanila, wala palang bakit. Ha? Walang itong King James Version na yun, magandang halita Biblia. Walang, ito na lang. Kabilang din kayo sa mga hinirang na maging tagasunod ni Kristo. Sa ibang salin, kung ating basahin, lalo na sa Today's English Version o Common Bible, kayong mga nandyan sa Roma na hinirang ng Diyos na tinatawag na mga banal. Ha? Yun. Mayroong bagong mga hinirang ng Diyos na tinatawag niyang mga banal. Taga saan po ba ang bagong hinirang ng Diyos na chosen people, ha? Bagong chosen people of God, nandyan sa Roma. Sa 8, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, Jesus Kristo, dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay nabalitang balita sa buong mundo. Kung para sa kanila, ang Roma, ang Simbahang Katoliko, yun ang Babylonia na makasalanan, na kailangan lalabas tayo sa Babylonia, yung Roma, ang Iglesia. Sumasalungat na yun sa ating mabasa sa Roma, Uno City, hanggang Oso, na pinatunayan ni San Pablo na mayroon palang mga bagong hinirang na Diyos, tinatawag ng Diyos, na maging banal, at ang panampalataya na mula sa Roma, yun ang nabalita sa lahat ng dako ng mundo, tanyag sa lahat ng dako ng buong daigdig. So, ang tanong mga kapatid, may mabasa ba tayo na tanyag sa buong mundo ang iglesia na tataglang dito sa Pilipinas? May mabasa ba tayo na tanyag sa buong mundo ang mga panampalataya na galing po sa Amerika? Wala. Ang sabi ni San Pablo, ang panampalataya na galing sa Roma na mayroong bagong hinirang ng Diyos, yun ang nabalitang balita na galing po sa Roma, nabalita sa buong daigdig. Ibig sabihin, kung tingnan natin sa Greek, Epistis homon katangilitai in holo toposmo. So, mga kapatid, katunayan na sa panahon po sa emperador sa Roman Empire, mayroong yung seven hells dito, tumatukoy sa siyudad sa Roma, yung ten horns na binabanggit sa pahayag 17, 5,
tumutukoy yon sa 10 mga emperador na ang nanguna ay si Nero, yung 10 persecutions. Kumpara sa kanila mga kapatid na ang Roma, ang simbang katoliko, yon ang Babylonia, kung tingnan natin ang Europe Before Modern Times by Bryan, sa pahina 181, yon ang ating babasa. The principal reason why the Roman state tried to crush the church, o mayroong binanggit na church, ha? Take note, sino po ba ang may pagsisikap na anuhin ang simbahan, yung sa Bisaya na ang hinungdan nga nganong nga ang simbahan Katoliko ay nilutos, inuusig ng paganong Roma. Ang isa sa mga dahilan was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Take note, like the Catholic Church. Hindi yun nagsabi, like ng Seventh Adventist, like the Seventh Adventist, like the Iglesia ni Cristo, like the born again at iba pang mga nagsuputang sikta. Like the Catholic Church, ibig sabihin, mga kapatid, panahon po sa Roman Empire, yung paganong Roma, pagan Rome, na binansaga na Babylonia, nandun na ang simbahang Katoliko at subject pa sa persecution. No? Like the Catholic Church to exist, the Christians, o sino pang Christian tumatoy ka dito, o yung Katoliko. Wala pang iglesia ni Cristo, wala sa panahon yun. Wala pang SDA, di ba? Christian would not adore the state as supreme in all things. Would not accept the emperor as God. Yun ang dahilan, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ay inuusig sa paganong Roma, persecute, dahil po hindi kayang tanggapin ang simbahang Katoliko na ang emperador ay siya po ang napakilalang Diyos. The church, moreover, was well organized. Its leaders had great authority and were obeyed. So, malinaw na malinaw, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ay iniusip pa, pinusecute pa, panahon po sa Roman Empire. Kung para sa kanila ang simbahang Katoliko, yun na ang palabasin tayo sa iglesia niya, sa simbahang Katoliko, yun ang Babylonia. Malaking kasinungalingan yun, mga kapatid. Dahil po sa Roma, sino po ba ang nagtatag sa local church sa Rome? Kung ating basahin sa naturang aklat, ha? Sa Europe Modern Times Librarian sa page 129, according to ancient tradition, Peter founded a church at Rome. He was the first bishop of Rome. So siya po ang unang pope and was crucified in the stadium of Nero near the spot where the church of St. Peter stand today. So, sandali lang, ako na lang radyo. Ay. So, muli na mga kapatid, na ang responsable po na nagtatag sa lokal na simbahan sa Roma, si San Pedro. Ibig sabihin, sa panahon po sa Roman Empire na binansagan ang paganong Roma, pagan Rome na Babylonia, nandoon na si San Pedro, nagtatag na ng lokal na simbahan, pero hindi yun ibang simbahan. Ganun, lokal, ha? Lokal. Siya po ang responsable, nag-organize, nagtatag ng simbahan doon sa Roma. Kung tingnan natin, kailan po ba na convert si San Pablo sa natura, conversion of St. Paul, yeah, dating Saulo, di ba? Then, sa panahon yaon na isa pa siya sa nagbato. Kung ating basahin, Paul was taught by Gamaliel, the Pharisee at Jerusalem as a young man. He held the garments of those who stoned Saint Stephen to death.
He earned his living as a maker of dent materials. St. Paul's life as a Christian be summarized as follows. Ha? Sa pahina yun, Europe Member of the Times, pahina sa page 178. 835, while on his way to Damascus, Paul was struck from his horse by an unseen power. He heard Christ speaking to him. Oh, yun ang ating mabasa sa Acts chapter 9, di ba? 4 hanggang 16. After being blind for 3 days. Para sa kanila, referensa lang yun, mga kapatid. Katoliko yun na libro. Ngunit ang content, nandyan sa Biblia. Mabasa natin sa Gawa 9:4 hanggang 16. Tapos na, ating basahin, tuloy. After being blind for 3 days, he was converted and baptized. Sino po ba ang nagbinyag sa kanya o sino ang inautosan? Kung basahin natin Gawa 9:4 hanggang 16, si Ananias po ang inautosan ng ating Panginoong Jesus na puntahan si Saulo kaya pinihiniran ko siya at pagdating ni si Ananias sa bahay ni Saulo, sabi ni Ananias, Saulo, yung ang Panginoon na pakita mo sa daan sa Damasco, siya po ang nag-utos sa akin na puntahan kay hiniran po kayo, ay hiniran po kayo sa niya at saka bininyagan ni Ananias, nandun ra sa bahay, hindi na sila nagpunta pa sa ilog. Nandun ra sa bahay ni Saulo. Ibig sabihin, baksak na yung para sa mga kapatid nating immersion na practice na binyag, kailangan magpunta pa kayo sa malalim na tubig. Bagsak na yon sa panahon na bininyagan si Saulo. Kaya wala po tayong mabasa na si Ananias at si Saulo nagpunta pa sa ilog. Nandun lang sa bahay ni Saulo. Bininyagan siya ni Ananias. Sa AD 37, visited Jerusalem where he saw Peter. The next 6 years of his life are obscure. Yun ang nimbisita siya. Nagdumalaw siya sa Jerusalem para makikita ni Peter, St. Peter. Saan po ba yun nabasa? Galatia 1:15. And then, nagpunta, AD 43 hanggang 45, nagpunta siya sa Antioch and when Paul went to Jerusalem, collected money sa mula po sa mga Christians. Og si Paul, missionary journey niya sa Cyprus hanggang sa Asia Minor. At nakarating si San Pablo sa Roma 50 hanggang 53 AD after the council at Jerusalem. Hindi na lang basahin. At sa panahon sa 53 hanggang 57 AD, Paul made his third missionary journey much the same as the second. He wrote letters to the Corinthians, Galatians, and Romans. Pagka 57 AD, Paul was arrested at Jerusalem whence he was sent to Caesarea. Pag 59 to 60 AD, Paul was the next brought to Rome where his actions were carefully watched by the government. You just imagine, nag-careful po sa mga gawa si San Pablo dahil po na takot na siya sa gobyerno po ng Roma. This is called time of his captivity. He wrote the letters to the Colossians, Ephesians, Philippians, and Philemon. The letter to the Hebrews of Jerusalem may also belong to this period. Pag 62 AD hanggang 67 AD, atin na lang basahin, Paul was martyred at the persecution of Nero being a Roman citizen. Paul was beheaded. Pinugutan po siya ng liig. Since crucifixion was considered to humiliating for human. Ang dahilan po na hindi siya ipinako sa cross, hindi katulad ni San Pedro, dahil po ang crucifixion, mayroon silang literal literature. Ang crucifixion, panahon po sa pagan Rome, na pag ang isang tao ay magkasala yung may tuturing na cruel, heinous crimes pala.
mayroon sila financial pina may tuturing nating national punishment na intended lang po sa mga slaves. Walang hindi kasali yung mga Roman citizen. Kung ating basahin ang Dictionary of the Bible, yun ang dahilan na hindi siya ay na pako sa cross. Hindi katulad ni San Pedro na pako sa cross at downward pa, binaliktad pa ang kanyang paa nandun sa ibaba, ay itaas ang kanyang ulo nandiyan sa ibaba. Oh, di ba? Ngunit kung ating basahin ang above sacrification panahon sa Roman Empire sa para po nga bakit pinugutan ng lingig lang si San Pablo, dahil po siya ay isang Roman citizen. Hindi pwede na ipako siya dahil po ang mayroon silang Roman literature na ang pwedeng ipako sa cross sa kanilang batas na pag ang isang tao ay makakomit ng heinous crime, ano lang, para lang yon sa mga slave at hindi kasali yung mga Roman citizen. So yon ang ating basahin, ha? Sa Dictionary of the Bible, crucifixion was an horizontal mode of punishment introduced into the first Persian from the Persians. It was little used by the Greeks but was employed extensively both by the Roman Carthaginians and the Romans, ha? Mayroon silang Roman literature. It is described as a cruel, unfair punishment which was not inflicted on Roman citizens. It was reserved for slaves or for non-Roman citizens who had committed heinous crimes such as murder, robbery, and piracy, treason, and rebellion. Ang inayon ang dahilan na si ang ating Panginoon Jesus ay napako sa cross dahil hindi po siya ay Romano, hindi siya Roman citizen, isa siyang Judeo bilang slave Jews, ha? Isa siyang Jews. Then ang sumbong po ng mga Sabbath keeper sa kanya, ano po ba ang heinous crime na gawa ng ating Panginoon Jesus? Rebellion at saka treason. So mga kapatid, kung balikan natin mga kapatid, ang simbahang Katoliko ay biktima pa sa pag-uusig persecutions sa panahon sa Roman Empire o paganong Roma, pagan Rome. Sino pa po ba ang nagpatay ni San Pedro? Si Nero was the first emperor to persecute. Kung ating basahin ang naturang aklat, Royal Republic Modern Times by Brian, sino po ang pinatay ni San Pedro? Ni Nero, Christian, had action against the however limited to the Rome. And Christian was blamed for the burning of the city and for the other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period. Si ang pangalawa, Domitian, 95 hanggang 96 AD, persecute Christians. At this time, St. John suffered for the faith and was banished to the island of Patmos, Trahan. Yun ang sampo. Yun ang 10 horns na tinutukoy sa pahayag 17 na Babylonia. So, mga kapatid, atin mo nang patawarin ang mga kapatid natin na palaging walang magawa, palaging tumiligsa sa Simbahang Katoliko dahil po mayroon ng payo ang may babalan ang ating Panginoon Jesus na ang kanyang simbahan ay subject po sa pag-aatake sa yun. Ha? Diba ang sabi ng ating Panginoon Jesus sa Matthew 16:18 hanggang 19 na kahit yung kapangyarihan ng impyerno o kamatayan ay hindi makapananaig sa kanyang simbahan. Ibig sabihin mga kapatid na ang may payo ng ating Panginoong Hesus o may babala ng ating Panginoong Hesus na
ang kanyang simbahang tinatag ay subject po sa pag-atake, pag-uusig na may connected po sa imperno. So ang lahat ng umuusig ng simbahan Katoliko na tatag ng ating pagkasimbahan, tatag ng ating Panginoon, yun ang baka yun ang katulad sila ni Saulo na sabi ng ating Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa panahong yaon, isa ang ating Panginoon nandoon na sa langit. Ngunit ang inuusig ni San Pablo, pinapatay niya yung taga sunod ang ating Panginoon. Bakit ang nagrereklamo ang ating Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Dahil po ang simbahan tatag ng ating Panginoon, walang iba ang simbahan Katoliko, ay mystical body of Christ. Yon ang mabasa natin sa Episo 5:23 na ang ulo sa iglesia ang ating Panginoon at ang iglesia ang kanyang katawan. So hindi na pwede nga ang katawan inuusig, hindi na magreklamo ang ulo. Siya po ang so mystical body of Christ. Wala po tayong tamang oras na magpatuloy. Ang daming si Butch Rusal, Mike is Lanura. Sino pa? So maraming salamat at wala pa tayong tamang oras pagpatuloy. Maraming salamat. Sana po na liwanagan po ang ating kapatid. Ang dami pang sasagutin natin patungkol sa Holy Trinity, yung binyag sa tubig, bakit tubig, Espiritu Santo, nasagot na natin. At saka mayroon pa, ang kailangan pa natin basahin yung iba pang mga katanungan at mayroon pang nakabimbin na ipaliwanag natin yung Exodo 23-5 na nagdiyos-diyosan. Sino po ba talaga tinutukoy dyan na nagdiyos-diyosan? Katoliko ba o sino? Yun ang ating kailangan nating reconcile. Bueno, wala pa tayong tamang oras. Ating partner Masses Control, Brad Jube Robante. Ating production head, kapatid na Manuel Ronquillo Jr. Ating Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Salis. At saka itong ating station manager, walang iba ang ating pinakamahal na Archbishop, Archbishop Martin Sarmiento Mad. Wala po tayong inyong lingkod, Brother Tata Sal. Kaming lahat na magsabi, magandang umaga at happy Sunday sa lahat. Maraming salamat. Gaya, uy, nakapitong kwanda? Nakapitong... Iba na alawi po. Ang tubay na loob harapin ang mga hamon sa buhay.